Magandang araw sa inyong lahat mga kalyado at welcome sa isa na namang content. Tungkol ito sa panibagong kaganapan. Breaking news ito mga kalyado kaya't manatiling nakatutok at tapusin nyo itong video. Bago tayo magsimula, pakilike and subscribe naman nitong YouTube channel natin. At pakishare na rin pakatapos ninyong panoorin. So tara, simulan na natin to. Sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sinalubong ng China sa pamamagitan ng pagpapaputok ng flares mula sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Ayon sa exclusive report ng isang journalist na si Marisol Abdurrahman sa 24 Oras, bago ang mga pangyayari ay nakatanggap sila ng mga radio challenge mula sa mga Chinese na nakabase sa Panganiban Reef. Aktual na kasama sa aerial mission na ito ng BIFAR si Ms. Marisol Abdurrahman. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Mischief Reef mga kaalyado o tinatawag sa Pilipinas na Panganiban Reef ay isang low tide elevation reef o atoll na matatagpuan 250 km west of Palawan at sakop ito ng ating exclusive economic zone. Ngunit bagamat ang Panganiban Reef ay well situated sa ating exclusive economic zone, ay kontrolado ito ng China since 1995. At since then, inaangkin na ito ng People's Republic of China. At dito na din nagsimula na tayuan ng mga permanenteng istruktura ng China ang maritime features na ito. Bagamat naging hadlang ang mga Chinese occupants sa misyon na ito ng BIFAR, still na manage pa rin nila na makuhana ng video at larawan ang mga pasilidad ng China na itinayo sa Panganiban Reef. Aniya, matatanaw sa himpapawid 500 kilometers above sea level ang mga infrastruktura na itinayo ng China, kabilang ang hangar o enclosed building na resting place ng mga aircraft. Matatanaw din ang sports complex, Olympic size na swimming pool at 8 basketball court. Animo'y parang isang syudad sa gitna ng malawak na karagatan. Pinaputukan ulit ng mga flares ang Philippine aircraft matapos na makalapit ito sa isang reef na ino-occupy naman ng bansang Vietnam. Tanaw na tanaw rin mga kaalyado sa himpapawid ang mga Chinese vessel na nakamonitor sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at 4 na Chinese militia vessel naman ang nakaistasyon sa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Ayon kay Sir Charles Manalo na Mission Commander Captain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lalong dumami at mas naging agresibo ang China para i-block ang mga entrada papasok sa shoal kaya di na makapasok ang mga mangingisda. Hinaharangan din di umano ng mga ito ang entrada sa silangang bahagi ng Sierra Madre kung saan doon dumaraan ang mga resupply vessel. At para naman sa isa pang impormasyon na aking nakalap, December 4, 2023 pa ito naganap mga kalyado. Huang Silian at iba pang Chinese official bumisita sa Santa Ana sa Cagayan at sinamahan pang mamasyal ni Governor Manuel Mamba. Grabe talaga ang koneksyon nitong si Governor Mamba sa China. Kung matatandaan nyo, sa nagtrending kong video about Fuga Island, is involved din si Governor Mamba sa Chinese company na nais na magtayo ng smart city sa Fuga Island. Pero later on ko na ito nalaman ayon sa mga kaalyado nating may alam sa issue. Ayon sa reference mula sa Manila Standard na may title na China Not Just an Ally But a Big Brother, Cagayan Governor Mamba. So hindi lang daw isang kaalyado ang China ayon kay Governor Mamba, kung hindi isang kapatid. Naku, sang-ayon ba kayo dito mga kaalyado? Palabiru talaga itong si Governor Mamba. Sa bagay, may point naman si Governor Mamba mga kalyado dahil kapatid naman natin talaga ang China dahil kaparehas natin sila na nasa kontinente ng Asia. Kaya lang ang problema, itong China yung tipo ng kapatid na swapang, kakamkamin at aagawin lahat para makapanlamang. Ayon sa report, bumisita si His Excellency in Kabubuhan Huang Silian sa Santa Ana, Cagayan kasama ang 3 pang Chinese na si Councilor Dr. Jilin Ping at representative mula sa embahada na si Xin Yewei at Su Shenshan na nagmarka bilang pinakamahalaga raw na araw sa probinsya ng Cagayan. Wow! Sana all! Mainit na welcome ni Governor Manuel Mamba at Provincial Administrator Attorney Maria Rosario Mamba Villaflor ang mga Chinese diplomats. Ayos ano? Pag mga Chinese official, todo escort ang mga opisyal ng Cagayan. Pero kapag Department of National Defense ang bumibisita sa kanilang probinsya, di mo makita kahit anino nitong si Governor Mamba.
Sabi pa ni Mamba mga kalyado, today, as we stand on the threshold of the new chapter in our relationship, let us commit ourselves to the values of partnership. Let us work hand in hand to create a future in which the people of Cagayan and China can thrive, grow, and prosper together. So nag-uutuan yung dalawa mga kalyado. Pang-uuto naman ni Wang Shilian kay Mamba. We, Chinese people, do not only consider you as neighbors, but also our relatives. Hanep, nakaka-inspire naman. So maraming pinuntahan itong si Wang Shilian at kanyang mga kasama sa Cagayan. Inilibot din ito ng mga opisyal ng probinsya sa Poso Robo Beach sa San Vicente. Dagdag pa ng hostile na ambassador ng China sa ating bansa, I am very happy to be here in this wonderful province. I thank Governor Mamba by having this kind of hospitality and I am happy to see the beauty of this province. I've been looking forward to visit some other time. Yun lang, doon pumait mga kalyado dahil mukhang hindi na makakabalik habang buhay itong si Ambassador Wang Shilian dahil pinag-aaralan na ang pagpapatalsik sa kanya sa Pilipinas para formal na ideklarang persona non grata. So para sa akin mga kalyado, kumpirmado talaga na maka-China itong si Governor Mamba. Isipin nyo, habang nakikipaglaban ang ating pamahalaan para sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, ito namang si Mamba, todo kapitoko sa mga opisyal ng China, partikular na nga kay Wang Shilian. Halos sambahin na itong Peking ambassador na wala namang nagawang maganda para sa ating bansa. Di natin alam mga kalyado kung ano ang purpose ng mga yan sa Cagayan. Too risky para sa mga nangyayari ngayon. So paano mga kalyado, hanggang dito muna tayo. Maraming maraming salamat sa suporta at panonood ninyo. At ipiplay ko pala sa dulo nitong video ang naging pahayag ni Senator JB Ejercito patungkol kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Panoorin nyo na lang mga kalyado. So ito muna sa ngayon ang mga update ko sa inyo. So shoutout nga pala sa Team Kalyado, Sir Walter Marcaida, Sir Faustino Bungotan at kay Madam Mary Joy Madera. Shoutout din kay Sir Kata Celeres, kay Sir Angelino Orpea, kay Madam Alice Ugawa, kay Sir Alvin Cabrigas at kay Sir Edjan Arena. Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag kakalimutan na mag-like and subscribe at i-hit ang notification bell button para palagi kayong updated sa mga bagong uploads ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Keep safe and God bless. We agree with the Senate President Subiri ito. Hindi dahil gusto natin na signal itong gera. Kaya lang, sa tingin ko yung Chinese ambassador dito has been very hostile. Dapat nga siya ang maging diplomatic line, no? Kaya dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, ang nangyayari, siya pa'y nagpubusan ng gasolina. Very hostile siya. And, as a matter of fact, nagkwento si Chief of Staff Gerald Broder. Nagkita sila sa isang function. Apa, pinuntahan siya, sinabi niya, stop blowing us. Ano ba siya? Diba? So, sa halip na maging maganda niya para ma-ease yung tension, yung nangyayari harassment sa ating fishermen, sa ating coast guard, sana po siya ang nagiging tulay natin. Kaya lang, I think siya po yung nabubuhos pa ng gasolina. So, ang message ko kay Ambassador, wait siya na, leave mo out. Hindi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin. Ako'y marunong di mag-Chinese ka, hindi ako ano, di ba? So, yun lang. Palitan sana siya ng Chinese government or ng isang diplomat, talagang diplomat, who will ease the tension and become, serve as the line between the two countries in this very tense situation. Hindi nakakabuti. So, agree ako kay Senate President Sumiri.